Oh, hello, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. It's me again, ang inyong boss Nolly Vlog. At ang muli, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat sa ating munting YouTube channel. So, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga boss. At kumusta na po kayo? So, ngayon ay magpiprepare tayo sa mga materials na mga nabibili sa atin. So, shoutout nga po pala dun sa mga buyer natin na buo ang tiwala. So, tayo naman ay pagka nag-out ng mga inayin is pure as in pure bloodline yung ibinibigay natin, isinishare natin sa kanila. And then ito yung isang pure 5K sweater na isishare natin dun sa buyer natin from Paumbong, Bulacan. Siya po ay si Boss Jerry Arellano. Siya po ay isang OFW from Vienna, Austria. Sa boss, shout out po sa inyo. At ito na yung inahin na napili mo para sa gagamitin mo sa breeding. Ito yung isang 5K sweater at ang magulang ito ay pure na 5K sweater na nanggaling sa red. So ipiprepare natin para ma-ship na. So ito boss, lalagyan natin ng wing band at saka leg band yung inahin mo. So ganito tayo ship, mag-out ng ating materials to prove na talagang galing sa atin is nilalagyan natin ng wing band at saka leg band. Yan. So ito na boss, ipiprepare natin and then bibigyan natin siya ng B-complex para na sa ganun na maayos pagka dumating dun sa ating abay. Pahawakan muna natin doon sa alalay natin. Shout out doon sa ating rider. Boss, ako na mag-deliver man ako boss. Ito na. Ito yung rider natin. Mga boss, doon sa mga... Gusto mo pa-deliver dyan? Doon sa mga nag-i-inquire dyan mga boss, meron pa tayong mga available na kulot nandun sa sa farm. So ayan na, ito nalagyan na natin ng wing band at saka leg band. So ngayon magbibigay tayo ng B-complex. So usually ganito yung mga ginagawa ng mga nagbebenta ng manok. Yung kailangan magkaroon naman ng kahit papaano ng magandang benefit yung mga buyer. So ito mga boss yung binibigay natin na B-complex dun sa mga manok na pinapasip natin. Binibigay natin ng B-complex para pag dumating dun sa buyer is magana silang kumain kasi ang manok po kasi kapag po yan ay nalipat ng lugar. So ibig sabihin ay maninibago sila and then tendency nito hindi sila ganong kakain. So ito yung magiging tulong dun sa mga manok na pinapasip natin.
para maging magana sila kumain. So magbibigay tayo ng B-complex. Yan. So para naman na kahit papano eh matuwa si buyer. So boss, Jerry, ito na po yung pulit mo at antayin mo yung ating rider at papunta na sa'yo. A few moments later. So ayun mga boss, change topic po tayo. So doon po tayo sa pinaka main topic natin. So mga boss, ay kailan ba tayo dapat na kinakailangan at bakit kailangan tayo ay magpalit ng ating mga ginagamit na breeding material, yung ating mga brood calf? So kayo po ba ay naniniwala sa kasabihan ng marami regard po sa winning line at losing line? Yan. So dito po mapasok yung sinasabi na kinakailangan ba nating magpalit ng ating mga brood calf. So bakit ba kinakailangan nating magpalit ng mga ginagamit nating brood calf? So mga boss, magbibigay po tayo ng konting tip. So ito po ay base sa aking sariling experience at sariling opinion. Ayan. So bakit ba kinakailangan at kailan ba natin dapat kailangan na magpapalit na ng mga brood calf natin? So tayo mga boss ay hindi naman tayo naniniwala dun sa mga kasabihan ng iba na merong winning line at merong losing breed, losing line kung sinasabi na tinatawag. So ang manok po kasi, especially sa mga brood calf, sa mga bloodline, ay may tinatawag na nick. Yan, dun sa pagbibreed, yung sinasabi na nagninik. So ano po ba yung nagninik? So ito po yung tinatawag na kapag ka nagbreed ka, eh dun mo, pag tinamaan mo yung breeding ng mating na pinag-combine mo, is yun yung bloodline na magdadala ng maraming panalo sa inyo. So yun yung sinasabi na nag-nick. So yung isang brood calf mo, halimbawa yung isang brood calf mo is kahit saan mo siya i-breed, is tumatama. So ayun naman po talaga ang point ng pagbibreed. So kaya po natin sila ibinimate sa iba't ibang bloodline. So para hahanapin natin yung nick na tinatawag. So ano ba dapat ba natin na sinasabi na kinakailangan na magpalit ng ating mga brood calf? So ito mga boss, magbibigay tayo ng sign na kung papaano. Hindi porke ang brood calf natin ay merong hindi nanalo, so maaari yan, possible on the first breed mo hindi siya nagpanalo, hindi ibig sabihin loose breed na yon. So hahanapin mo lang kung saan siya tatama na bloodline. So mga boss, nagpapalit lang naman tayo ng ating mga brood calf, mga breeding materials. Kung, ayan na mga boss, kung ang brood calf o breeding material natin is tatlong beses or higit pa na paulit-ulit na nagkakasakit. Yan. So kahit pa yan ay mahal ang pagkakabili natin, kung yan ay paulit-ulit nagkakasakit, so ibig sabihin hindi na siya advisable na i-breed. So yun yung time na dapat na magpapalit tayo ng breeding stock. So pangalawa, kapag ka po ang breeding material natin ay sobrang tanda na. Yan. So ibig sabihin kapag ang brood calf natin hindi na kaya mag-produce, o kahit yung inahin natin hindi na kayang mangitlog ng maganda, so that's the sign na kinakailangan na natin na silang palitan. So siguro naman sa tagal ng pagbibreed nyo, meron kayong naitatabi na mga lahi nila. So mas maganda kapag ka po ang material nyo is maganda yung naging record. So yun yung dapat na pinepreserve. So nangyayari lang naman,
tinatawag lang naman na loose breed yung isang bloodline. Kapag po kasi ay ginamit natin, ibig sabihin mahina yung percentage nung kanilang panalo dun sa kanilang generation, sa kanyang mga offspring. Ayan, natapos ang bloodline po kasi, halimbawa especially kapag marami kayong manok na binibreed sa inyong yard, so hahanapin nyo lang sila kung saan sila matatama. So ganun lang naman yun eh, ang pagbibreed ay hahanapin mo kung saan sila tatama, kung saan sila papasok na maganda, para nun ay masabi natin na ito ay dapat nating paramihin. Ayun, magpalit lang kayo ng breeding stock nyo kapag ka po sila hindi na nagagamit. So ang paglalaban kasi ng manok, masasabi lang naman natin yan ay panapanahon. Sa sabong po kasi ay panapanahon lang yan. Maaari ngayon taon mahina ka, sa susunod na taon maaaring tamaan mo yan. So ganun lang po ang pagbibreed ng manok. Hindi naman po sa lahat ng oras. Kaya nga may kasabihan na ang breeding is a continuous learning. Hindi naman po agad natin nape-perfect yan. Walang magsasabong na nakaka-perfect pagdating sa breeding. Hindi ibig sabihin binreed mo ang winning line, winning line din yung magiging anak. So syempre sa lahat, di naman lahat ay perfect yung mapapalabas natin. So ganun lang po ang sistema ng pagbibreed at sa pagpapalit ng breeding materials. So dapat wag po tayong maging malikot sa bloodline natin. Mas maganda mag-stick kayo dun sa ginagamit yung material, kasi nga sa panahon ngayon napakamahal po ng manok. Wala pong either makabili kayo ng murang manok pero mababang klase. So mas maganda na yung bumili kayo kahit na medyo mahal, at least sigurado kayo sa bloodline. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, and then hit nyo yung ating munting notification bell, at sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, ugaliin nyo po na pag-aralan lang yung mga manok nyo. Baka hindi nyo alam, nasa bakuran nyo lang yung hinahanap nyong bloodline at ang mga manok. Hindi, wag po tayong maging malikot. Hindi porke nakakita tayo sa iba, gusto natin meron tayo. So kung saan po kayong combination ng bloodline na nagpapanalo, yun lang ang ituloy nyo. Wag po tayong pasok ng pasok ng kung ano-anong bloodline para hindi maging magulo yung bloodline natin. So yun lang mga boss, maraming salamat po at good luck. I know you're not enough.